Hispanic. Nandito na tayo sa game 2 between Geek Fam versus ULBL in favor na agad dito sa ULBL for the 1 point. Pero ayan, kami may usual caster nyo again for this series. Ako si Mami niya Persian. At ako nga... Ano ba yan? Bolol. At ako si Ate Shantel. So welcome back to us everyone at Taray English. Hindi po pwede pang English caster to. No? But anyways, so mga nagtatanong po regarding kung sino ba ang player na with the IGN, puro kamba, that is parang true natin and not basic daw po. So sa mga nagsasabi na si basic daw po ang may gamit ng puro kamba, si true daw po. And we can start touch. So, ano ba? Pa-host ng ULBL, mga kaibigan. Kaya, pare, kay Coach Giron, or Carlo Giron natin for ULBL. Pero going back sa ating laban, mga kaibigan, for Geek Fam, it's gonna be a carry for their first week. So, ULBL naman dito with a two-fighter setup agad, which is Silvana, yes. Gonna do the show. So, maganda-aga dito yung pwede nang ibigay. Although, ang maganda dito for Geek Fam, it's meron ditong carry. At merong Uranus setup. Siguro pwede lang sa mapa ng Esmeralda kung gusto nang kuhan agad. Pero open nga pala isang Cobra. North Crowd Control here sa side ng Geek Fam. Oh, Natalia pala. Tama natin sinabi. Uy, Natalia! Rafael. Ano pa dito? Your team is banning. Rafael, agad ang kinuha dito for the ULBL. So, kanila... ano to? Possible na... Parang hindi rin naman, possible din naman mag-double range din ulit yung ULBL, pero hindi rin naman natin masasabi. Depende pa rin eh. So, sige, go kami. Parang kanina yung double range setup na ginawa ng Vic, hindi naman naging ano. Kumbaga, hindi rin naman na-workout ng maayos. Pero I think for the ULBL, alam natin na kukuha at kukuha pa rin naman ang Mark 1. Is that true? Pero anyways, mga kaibigan, para dito sa site ng Geek Fam PH, bina nila dito ang isang lingua for ULBL naman that is gonna be, or ULBL is gonna be the Atlas. So, anti-crowd control na agad. Or possible na iniiwasan nila dito, or nagbibigay sila ng opportunity para may mas ma-open na heroes. Kasi minsan, ang ating third ban is an opportunity whether to negate your enemy team na makakuha ng certain hero or pwede din naman na kayo makakuha ng iba pang heroes. Yes. Pero dito makikita natin, open pa si ano ha, open pa si Kufra or pwede rin naman maging Kimi or Bruno yung maging setup dito for the ULBL. Kaso nga lang pag ginawa nila yun, parang ano, kuhaan ng, hindi naman kuhaan pero parang malambot pa for me at sa early game ha. So ito yung sinasabi natin, Mami Persian, for Geek Fam. Kanina kami natin for the first 3 picks ng Geek Fam, makikita natin isang Esmeralda. Pero anyways, nakuha pa rin nila for their last 2 picks here against ULBL. Although, for ULBL mga kaibigan, we will be seeing a lumang hero na masakit at talagang gamit na gamit before, which is the Kaja. So pwede si Kaja to counter out this Esmeralda at pwede kami rin ang kanyang ring para mahanap or ma-locate ang isang Natalia. Ayun nga lang dito for the ULBL. Kimi. Ang last pick ng ULBL natin dito. Medyo ang question here for ULBL is kung ang gagawin ba nila dito sa isang Kimi ay yung usual na nakikita natin na Kimi na Assassin Emblem. Kasi so far, kung makikita natin, ititignan natin ang lineup nila, kung magme-mage damage dito or hybrid build ang isang Kimi, medyo more on the magic damage type na agad sila. So, yun yung tanong dito for ULBL. Pero, tingnan natin mga kaibigan, pag una na nakaikot dito ang ULBL, knowing that they have the Rafaela on their lineup, medyo maganda agad ang kanang pwede parito dito. Nakita natin yan. So, previous games, pagka tumaba isang Kimi, masakit talaga yan. Yes, pero yun nga lang. Top hindi na lang. Saka top 9. Kufra and Gary dito para sa side ng Geek Fam. So that is on to the blue side. Curti with Gary na top 9. 7 up with the Natalia, Mae with the Uranus. Kung akola para sa Esmeralda and why not for the top Philippines number 6, Kufra. So out of the right side, Secret para si Sancho, Escanor naman for the Silvana, and Sin for the Rafaela, Dev for the Kaja, and puro kaamba for the Kimi. Ayan, ako po.
Tingnan natin dito mga kaibigan, nakita agad dito or na-negate agad ang gustong gawin ni parang escalator natin against this Geek Fam PH. Pero so far, hindi siya yung usual 1-3-1 na nakikita natin. Mm-hmm. So, more on this talaga ang binibigay dito ni Natalia para sa Geek Fam. Mm-hmm. So, ito makikita rin natin dito for the true. So, ang possible maging damage na kuha gawin ng ULD is the Kimi and it's true. Kasi nakaano siya, assassin siya. Pero oh, ayun nga lang, may kita natin dito ever na gusto niyang kuhanin si Curtizy. Naka-purify naman. So, si Curtizy. Pinalang natin. Curtizy. Ayun. Ayun sa nagsabi, Brenna Gate pala yung team ni Curtizy. Hindi po si Curtizy po yung Brenna. Curtizy. Tapos si Curtizy sa Geek Fam. Yung mga C-family natin, huwag po tayo malilito. Pero yung mga kaibigan sa ating laban, medyo malamig pa nakikita natin yung rotation. So, pinapataba muna nila dito ang Kimi para if ever na umikot na sila, may damage na agad na ibibigay. Or pwede na gawin dito ng U-level, mag-focus agad with the objective which is a turret push. Ayun nga, pero yun mukhang mabibigyan ate si Secret doon sa may bot lane natin na habuli nga ba ni Mae. Pero, muntik na siya doon na sa Tori. Right pa. Mga besties, so if ever siguro na pinasok niya paring 7-up natin, yung isang show doon, maaaring naging first bot yun, pero medyo delikado nga since walang ganyan wave here para sa Geek Fam PH. Pero bottom lane side, or bottom lane turret dito ay sinisira yung Geek Fam PH. So magandang damage output agad. We have the carry, we have the Nataya, kasi nga lang si paring Escanor with the ultimate, wala lang din naman tatamaan, so disengage na lang agad para sa kundan ng teams. Pero mirror rotation, napakita dito, Falling Stormoon with the Esmeralda, mga besties. Flash Kuya White at natin ang magagaling sa record, mga kaibigan, kasi nga lang si Esmeralda dito talaga natutukan lang din naman, flicker out para sa ating dalawang players ng Geek Fam. Napakagandang step coming from Wynat kasi not enough damage knowing that merong Esmeralda dito ang U-level. Kung ang ULB, kumbaga sinasagot nila dito is gusto na lang din namin kuhanin, pero may kita natin doon. So may mid lane na hihilang alang Curtizy first blood para sa isang Kimi. No, po. Napakahihilad ni Kaja? Oo, napagaling sa replay. Tama-tama ko dyan, pero may sagot lang din naman siya paring 7-up natin dito for Geek Fam. Going back sa ating thought, medyo hindi maganda ang nangyari yan for Curtizy here ng Geek Fam noon na isa sang carry. At kikita naman natin na siya nag-loritate, so this is a hyper carry carry, mga kaibigan. So, secret guerrilla kill para sa kanyang team. Siya nagkabala kay Kraven Noriel. So, tignan natin mga kaibigan, what's our score at isang turtle. First turtle para sa ating laban ngayon. So, Kuya Dev natin, nice performance para sa kanya. Nagbabalik ng kadya para sa nilang meta. Yun, nakakuha na dito ng ULBL yung turtle. And hindi naman din ganun kalaki yung kalamangan. Kumbaga, makakahabol pa rin naman yung Geek Fam. Nakadagdag lang sa kanila is the nakuha yung objectives dito. Pero may kita natin yung 3-man rotation na ginagawa dito ng ULBL na ito gusto nila kuhanin yung mid lane. Kumbaga ito yung gusto nila i-pressure eh. Oo, tama ka dyan. So maganda din pala yung kaja dito. Actually for ULBL mga besties. Kasi yung hila niya, dapat masaktuhan ng purify. Kahit nakataplong purify kasi dito yung makakampi mo. Kung hindi sakto nga pagkakapap ng purify, mahirap na agad. Pero kita natin dito, parang why not natin si Escanor, tingin nakahuli. Pero puro ka mag-ering akil para sa ULBL mga kaibigan. Disengage for this Geek Fam PH. So keeping yung damage na binibigay dito ng U-level. Although, sa bottom lane, let us take note that we have Uranus here for Geek Fam na mag-clear na ng minion wave. Pero ULBL, destroy the turret sa ating top lane. Parang Coca-Cola dito. Naku po, that is Esmeralda. Hindi na kinaya makakuha pa ng shield with a kill speed para kay puro kaamba. Kung makikita natin dito si Natalia, gusto man niya pasukin, pero alam niya, alam kasi na delikado na for him kasi mag-isa lang siya, pero dito may gusto atang pumasok, mabibigan nga ba ng isa doon? Naku po, naligtas pa nga ng flame shot mga besties, pero parang curtsy natin dito for the baka. Puro shutdown pa nga para sa isang Kimi, pero bago mapatay ang isang Kimi dito, nakapatay pa na isa, which is the Uranus dito. And 2-5 mga besties sa ating score para sa ating 5-minute mark. So, lamang dito or top farmer natin para sa ating laban is the Kimi actually U-level with 4.2k gold. Again, sorry ka pala kay Kraven Noriel. Kung mapapansin natin kanina yung pasok ni Wynat, though medyo na-delay siya eh. Kaya yun yung naging error nila para mapatay sila ng ULBL. Pero may kita natin doon. So may bot lane, Secret. Mukhang habulin ni 7 po. May bleeder pa. Pero kita natin doon.
napabalik pa si paring Chow natin with the 10 second jit ko to dahil dyan napatay siya dito with the help of the Esmeralda. Kill dito for Geek Fan PH and we can see here for you level mga beses sila ang makakuha ng turtle for Escanor that is concentrated energy agad. So feeling ko dito mga person and sa inyo lahat na nanonood ngayon for Geek Fan PH kailangan na mapataba nila dito yung Esmeralda. Kailangan ng additional damage for their team kasi so far dito for Dakari hindi pa siya ganun kasakit. So pag dumating sa Esmeralda, pwedeng-pwedeng lumabad dito ang Geek Fam pagdating ng team fight. Kasi si Kufra na burst out dito ng U-level. So if ever na burst out dito yung Kufra, pero nandun yung damage na kaya niyang ibigay for U-level, mataas ang chance na makapag-free hit ang isang carry. Pero yun nga lang ULVL, gusto at ang arasin si Mae doon, pero hindi na lang din, kumbaga disengage siya lang. Pero dito sa may bot lane, Secret! Mukhang mapapatay na naman nila 7-up. Naopo mga kaibigan, parang deja vu. Deja vu nakikita natin ngayon para sa ating laban. Kita natin dito si paring Mae pumasok, pero napakasagana ng damage. Nakaabang dito si paring why not natin. Medyo na magpas lang naman at dahila dito si Mae. Naku, napatay pa nga dem. Wala nang buhay free hit dito para kay Curtsy. And that is going to be a 1-for-1 trade dito sa ating top lane. Sayang sa inyo, supposedly set up play maganda sa rin come from why not. Yan ang abangan dito ng Geek Fam. Kapag sasumak ng mga set up plays, supposedly ng kanilang team. Pero may kita natin dito sa may botlane, no? Si Coca-Cola, gustong arrestin si Escanor. Pero yun nga lang, mas masakad yung damage na binibigay. Backup coming from Kimi. Ayun na nga lang, nabigyan pa ng isa si Esme. Ang tapo niya doon kanina, medyo hindi na lang siya nagarang. Hindi niya siguro napansin yung backup na ginawa na lang doon ng ano. Is it true? Pero maganda yung ginawa din actually ng Geek Fam or yung ginawa ng Esmeralda together with Natalia kanina kasi pinafocus nila on the bottom lane side. So napilitan yung level na mag-react sa bottom lane dahil doon nagkaroon sila ng space to destroy that turret sa top lane. Pero yun nga lang, for yung level, meron agad silang ban-aid for that sugat na ginagawa sa kanila ng Geek Fam. Nakasira din sila ng torre dito sa ating bottom lane side. Ayan, pero tingnan natin daw sa may mid lane. Pero mapapansin pala natin, Ate Shandel, medyo ano lang, iwas lang sa ano. Sumasakit pa rin yung damage na binibigay na isang carry. Though eto yung inaantay natin kanina pa. Para makabawi itong Geek Fam, patabayin lang nila si carry. Alam natin yung kapasidad na kayang gawin ng isang carry eh. Kapag ka nag-late game or mid to game. Sumasakit siya sa nasa glit. Sa carry saglit. And for the carry mga besties, so kukuha siya dito ng... Windtalker agad, so additional movement speed agad plus the critical damage, I guess, if I could remember it well, 10% additional critical chance para sa isang Windtalker. So, good item doon para sa isang carry para makahabol agad pagdating sa damage. Pero anyway, sa top lane natin, Coca-Cola ay kamutikan pang mamatay. Pero nandito for the backup, ang parang Curtsy together with Why Not. So, kita natin. For you level talagang gusto lang kuhanin tong top lane side. Kanina pa sila nandun. At kinaman natin, they went for a team fight na huli lang nga lang dito si paring carry natin and that is gonna be a shutdown. Hindi nila alam kung players lang nagaling doon at napakasakit ni Kuya Dab datin. Calling Starman has been top here para kay Coca-Cola. Parin din, makakatakas ba? And why not? We're gonna figure out para sa kanyang Kufra. Ganda. Ang sakit na rin ng isang Cho eh. Direct pa check item na for Cho. Alam, saglitin niya na rin si Reynos kanina eh. Oo, naka-BOD na rin pala siya eh. Kaya naman pala ganun kasakit yung damage. Well, 9 minutes door game tayo, 7-8 in favor pa rin tayo dito sa may ULBL. Pero pagdating sa Torre, halos nagpapantay na lang or nakakahabol pa rin dito yung Geek Fam. Pero mapapansin natin dito sa may top lane. Open, mo ko mabibigyan naman isa. Naku, pag nakapag-flicker out mga besties, it's gonna be a turnaround kill here para sa ULBL. Wala ng ulti to si Esmeralda and wala din siyang purify if ever so pero hindi na rin ipipilit ng Geek Fam. Pero anyways mga kaibigan, yes naman dito ang U-level pagdating sa palitan sa team fight. Pero kung mapapansin natin, lahat ng minion wave ay nakaangat for the side of Geek Fam. Yun naman, pero yun nga lang, nakabasag na dito yung Geek Fam sa may bot lane and ULVL. So ata i-steal pa ata yung back dito, yun nga lang hindi din naman. Ah, na-steal pala ng ULVL yon. Oo, okay, mawawalan na yun. Dito, so minus na agad dito sa additional damage. It's a true. But anyways, here, shout out lang kayo, MacDoros. Hindi yung ano, mami person yung buff binibigay nila sa carry. Ah, sa carry. Kanina pa, lahat ng buff sa kanya. Yeah. So anyways, mga besties, immortality ang bili dito ni paring Deb para sa kanyang Kaja. So maganda ang nagiging galawan dito ng Geek Fam pang counter ng U-level. For U-level din,
maganda din actually yung performance nila. So, kumbaga, dito sa unang Lord, dito natin malalaman kung sino ba ang lalamang. Oy, pwede din naman kasi ano eh, may papalag din naman yung Gifam if ever, pero yun nga lang, sobrang lalo ni Why Not Dawn. Mukhang mag-isa lang siya lumaban dun eh. Nako po, ito na mga kaibigan, Bully Storms Record. Pari dito kay pari Kuka Kula, napakagandang pasok to. And Kirsty Kering Akil, mukhang nga natitirang buhay dito. At pari secret time, this and see nandun pa pala. And this is the perfect time here for you level to get this level 1 Lord. Ito na nga yung inaantay natin na bawi ng geek. Paano yan sila pang makakakuha ng unang Lord natin. And si Secret, mukhang nagmamaasim na naman na yun nahuli ng isang Kufra. Kumbaga, ano, kayang bumasag na dito ng gig fam eh. Kuha, oh. Pwede sila makakuha ng dalawa, tapos antay lang din sa Lord. Siguro yun dito for yung level ang kailangan nilang bantayan as much as possible. Dapat hindi maiwan yung Kimi na walang kasama. Kasi wala silang nga pang protect actually para sa isang Kimi. Ang pwede lang nilang i-ano dito is yung dalawang support nila, which is si Rafaela at saka si Kaja. So pag medyo nalayo sila sa isang Kimi, nakita naman natin kanina, si Kaja pa rin kasama niya, although squishy kasi sila. So pwede siguro na yung movement speed na binibigay ni Rafaela is gamitin pang protect for their carry. But anyways mga besties, 11-9 ating score for Geek Fam. Gaya sinabi natin, kanina pa sila lumalamang pagdating sa Minion Wave. Dahil dyan, sila din ang nakakuha ng Unlord Lord para sa ating laban ngayon. So kita natin dito sa may bottom lane side, hindi pa rin nasira ang Tore. Pero Esmeralda here, talaga namang nakakahabol pagdating sa item. And 11-9 na ang ating score in favor na dito sa Geek Fam, and another objectives na naman dito sa may mid lane, mukhang babasagin pa nga. Doon napatay na yung ano eh, napatay na yung Lord dito ng ULV. Pero makikita natin lahat ng objectives nakakuha na dito ng Geek Fam. Ngayong kalamang sa kanila eh. Ito yung mahirap. Oh, naku po. Naku po. Kamuti ka po nga mamatay si Pari Secret natin doon. Pero free ka in. Naku, Divine Judgment. Si Pari main natin. Ay, napatay lang din naman dito. Pero pasok na naman dito para sa side ng U-level. Naiwan si Pari Wine at dati. Pero free hit para sa isang Kimi Knight. Tyrant's Rage para sa kanya. Pero kulang na damage doon. Wala Esmeralda. Medyo malayo yun. Pero kita natin na gamit ang isang skill doon coming from the Kaja. Pero wala masyadong naging ano for U-level. So, medyo ano lang dito for this vote is parang nagkakasaykuhan kasi sila. Tumitipi kanina si Queen Secret in Raigo. Tapos pinasok ulit ng Kufra. I mean, pinasok ni Kufra, yes, together with Mae. Dahil siya namatay ang Uranus dito for Geek Fam. Pero medyo delikado na rin to for the ULVL kasi makikita natin dito ngayon sa Esmeralda. Kumbaga, kumakapal na rin ng kumakapal yung shield na pwede niyang gawin dito eh. Isang talo niya nga lang din sa ULVL. Kaya niya na rin pumalag. Tapos free hit nga naman din ng isang carry. Mahirap for the ULVL. May for the ULVL ever na pasukin sila sa clash ng Geek Fam. Is that true? So, tingnan natin mga besties. Eh, Sharky Kenneth, Roz, Bagasin, tsaka kaya Linda Dominic nga pala. So, for dito for Geek Fam, ang kailangan nilang gawin is to maximize muna this Natalia kasi so far hindi siya nakakapagbigay masyado pa. Ngayon na, kanina yes. Ngayon kasi parang pinupush nila yung top 5 man. Siguro nga mag, ano muna ulit siya, go back, magbigay ng vision dito for Geek Fam PH. And saka napansin natin for the ULVL kanina, ang daming ano ni Secret na halos nahuli din siya. Kaya medyo nakatulong din for the Geek Fam na makalamang or makapagpa-item din eh. Oo, sa bottom lane kanina, may ilang beses sila napatay nung Natalia together with the Esmeralda. Kaya nakahabol din sa item si Esmeralda. Kung makapansin natin sa Esmeralda, meron na rin siyang Oracle kanina. Nakita ko, nag-deal siya ng Oracle. So, hindi na agad ganun makakounter yung, hindi na agad siya makakounter ng Necklace of Durant kasi meron siyang Oracle. That's why nag-deal siya ng Oracle. So, dahil yung mga kaibigan, we could see here for Geek Fam na nakasira na sila ng Inhibitor Turret. So, mas malakas ang kanilang mga Minion Wave. And, wala na rin nga red buff dito ang mga players or player here for you level. Ang laki din ang agalis na ginawa dito is because of naka-purify nga naman. If ever nga naman ito sa pasukan lang din naman kanina, katulad kanina, muntik na masipa si Uranus. Pero because of the purify, wala rin nangyari sa kanila. Pero yun nga lang dito, makikita natin for the 15 minutes rather, nihihirapan yung ULVL sumagot sa ginagawa ngayon ng Geek Fam. Pero nga lang, nahuli na si Maed! No po, mga besties, patay si Maed. Gaya na sinabi natin, ito yung magandang setup play for ULVL. As much as possible, kailangan
pumit sila or pumatay sila na pumisa, pumatay pa isa-isa from time to time. Pero kita natin dito, winter traction, grabe ito ni pare Escanor, pero nilaban lang naman si pare Dev Gito, sira ang immortality na isang kaja. Pero yun, patay sa kamay ni pare Kirsi. Fully stormy here para kay Coca-Cola para mapilitan mo pala yung pamplayers come from a U-level. And this is the level 2 Lord. And what I see here sa ating laban mga kaibigan, nagiging problema dito ang U-level. Wala talaga sila nga pang front na medyo makunat as compared here for Geekfam. Although yes, na-burst nila dito ang isang Uranus. Pero Uranus kasi pwede siya mag-take them damage from time to time. Dito for U-level, meron silang Kaza, meron din sila Rafaela. Pero masakit. That's for sure. And, mga kaibigan, Lord has been taken here by Geekfam. I think for sure, ano, eh, napapansin natin dito, gusto niya i-clear yung waves. I think push segue. Yun nga lang, kasi sa ngayon, kailangan siya sa clash eh. Though gusto niya man kasi mag-segue, parang delikado na for the LBL if mawawala pa yung isang show natin. Oo, kailangan dito. Alam, sama-sama na rin sila. Is that true? Or kaya dito for your show, kung gigilid man siya, kailangan makasira siya ng inhibitor turret para laging may iisipin dito yung Geekfam na wait lang yung top lane natin, baka masira ng show. But anyways guys, nakaabang lang naman si Esmeralda dito sa may top lane natin. And sa mga nagtatanong po dyan sa comment regarding map hack na ban na daw po ang soft drink squad. So ito yung mga nakikita natin, si 7up at si Coca-Cola, hindi po sila yung mga na map hack. Kasi kilala naman po natin ang mga players ng Geekfam. And sa mga nagtatanong naman kung sinang may gamit ng puro kamba, that is true for ULBL. And mga kaibigan, ito na, level 2 Lord natin. Medyo napalikulang din naman. So another time dito para sa U-level. Pero kita natin, parehas ka no, or pumasok, click in para kay parin Dev. Nahuhuli si Kirsi. Oh, naupo! Walang buhay dito ang Geekfam PH. Panibagong setup play na naman para sa kanila. Kinagandaan lang dito. Para sa kanila team, meron silang immortality. Oh, kumbaga nahihirapan dito ngayon yung ano eh, yung Geekfam na palagan pa sila daw, butas na halos dito yung ano, yung turret nila, pero may kita natin doon secret na asipa nga. Uy, nabigyan na isa si ano, si Rafaela. Naku, no, nawala pa ng immortality dito pa si parang buhay ng tatang Flicker ay nagamit na minus 2 pala dito pa rin sa ng Geekfam. So ganda, pinapakita dito na nga U-level. Talagang nandun yung damage. Napakasakit mga Messi Wap na nga pinapakita dito na nga U-level. Talagang nga nandun ang damage yung puro kaama. Pero sa top lane side natin, Falling Star Moon for Coca-Cola. At medyo delikado yon if ever. So Sylvana ang magde-defend ng kanilang lane. Nahumukan dito sa may bot lane. Gusto at ang pasuhin for rotation na ginagawa nito. Tama nga ba ang dito sa may bot lane natin? Ah, objectives na naman. Pero oh, ito na naman si Kino. Pero naman siya. Kahit walang minion na yung nakaka-damage, pero nakita natin dito, that is Coca-Cola, medyo delikado nga lang ginawa niyang yun. Pero Escanor, wala lang buhay mga kaibigan, medyo naiiwan sa try, wala kill spree para kaya, para curtsy natin dito. So another 2 minutes mga besties para sa ating laban, 42 seconds bago mabuhay ang isang Sylvana para sa ating laban. As much as possible here for U-level, kailangan maantay nila to, or ma-defect nila without having Sylvana with the lineup. Oh, medyo ingatan lang nila si ano, for the Geekfam, ingatan nila si Esme, or ingatan nila si Karen na mahuli ng isang kaja. Medyo delikado for the Geekfam yun eh, and then for why not, ayun, gusto mag-set up play, kaso nga lang wala siyang nahuli doon. Oh, so, top play na, kailangan dito para kaya na kay Kuya why not, natin magandang set. Ano yun? Mapapansin natin natin siya, kumbaga parang, ano siya, palitan lang sila, kumbaga mag-advance yung ULBL, tapos no, may anong tawag doon? Mag-disengage nga lang, lilipat na naman sa game. Parang ganun lang, nagkakaroon lang ng mirror. Ang catch dito for these both teams, ang tamang ano dyan is, kung sino yung mag-overstay pagdating sa teamfight, siya yung lugi. Kailangan, ready kayo, na pag nakapitas kayo ng isa, alis na agad. Kasi, ang nangyayari, kapag ka nakapitas ng isa, mataas ang chance na majority ng ultis or ultimate skills na gamit na for that certain hero. So, pagdating ng backup, automatic, wala na kayong pamburst. So, yung nagiging problema. So, pauna lang mga Besiwap na makatakas po din sa teamfight. Pero kita natin dito, Falling Storm, para kay parang Coca-Cola, Flicker in, mga kaibigan. Parang siya, Kirsi, pero nice it para kay Wynette lang naman, pero wala na damage yung here. Patay na si parang Kirsi, nanggig pa mga kaibigan, dahil sa killing space, parang secret, kasama lang naman, wala,
check her in. And check on those. Immortality dito. Tanggal. Ni paring Mae. Patay. At si paring Kung Akula. And si Trambuhay. Pare di sa ating laban ay ang Natalia ng Geek Pam. Nako, mga lalabas pa ito si 7FM Delikado na para sa kanya lumabas. And pangatlong Lord na natin to na kinukuha na ngayon ng ULBL. Painit ng painit yung ating laban. Pero yun nga lang. Ito pa ata. Habang kinukuha ng ULBL to, ito si Nata, si Cho rather. Ay hindi, akala ko hahabulin pa niyo si ano eh. Si Natalia, so si Rafaela na lang yung nagbibigay ng song for Nata. Nako po mga po. Kaibigan. Ito ang pangatlong Lord para sa ating laban. Although for ULBL, maganda ang pinapakita na dito. Comment talaga on Deb, on that divine judgment. Talaga naiwan si parang Curtsy doon kanina. Mm-hmm. Nahihila kasi siya kaya napilitan na maisama sa clash. For a carry, alam natin as much as possible, kailangan maganda ang positioning. Pero because position of that divine judgment, sobrang ganda ng naging performance ng ULBL pagdating sa team fight na yan. And again, I remind you guys, this is the third Lord para sa ating laban ngayon. Wala lang buhay si parang Coca-Cola. Pero Escanor, wala lang buhay yon. Puro kaamba. Naku, wala na rin buhay. Pero kasi natin dito sila ang immortality na isang Silvana. Lalaban nito si Kuya. Why not natin pre-disengage para sa ating players? Alam nila na medyo delikado na lumaban pa. And napakabilis lang ng Lord para sa ating laban. May dito, nasipa. Again, fighters here ng ULBL. Patay agad. Nahuli. Si parang why not natin pero for Starman sagot dito na isang Esmeralda na kill spree para kay Secret and unti-unti na pong nauubos ang geek pa para sa ating laban pero malaban siya parang natali natin dito mga besties so naku double kill kay parang Secret natin with the show and I think madediretso na ata to ng ULBL pero may kita natin dito si Curtsy mukhang buhay pa pero nahihila ni Deb yung unstoppable from show and tower lock na nga lang for ULBL. Grabe yung pinakita dito ng ano kumbaga parehas naman magandang pinakita nung voting kasi hindi naman tayo malilate kumbaga hindi tayo tatagal na ganito katagal na game kung hindi rin maganda yung ginawa ng ano ang geek.